Prino natin dito sa ating opina. Garantisado, kagat na kagat. Yung power steering niya, okay din. Hello mga tropa, mga kaibigan, kumusta po kayo? Isang magandang araw po sa inyo lahat. Saan ko po na nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon? So, ngayong araw na ito, nandito po tayo sa Bukirin po, kung saan kikita natin sa likuran ko na gumagawa tayo na sila ng yung palayan po, no? Pati tataniman ng palay po. So, dito po tayo ngayon sa gitna ng palayan. Ayan. So, yan mga tropa, mga kaibigan. So, malapad po yung palayan dito. Saka, ang lugar na ito ay taniman talaga ng mga palay. Saka doon sa kabila, mayroong mga maisan doon. So, ngayong hapon, sa araw na ito, o hapon na ito, subukan natin na ma-experience yung ginagawa nila. Yung gagawa ng mga kilapil, no? So, ginagawa nito ng kilapil para yung tubig, para magiging flat siya, para yung tubig ay level, no? So, ito mga kaibigan, mga tropa, ito yung trabaho na kung saan nangangailangan talaga ng pwersa. So, sino mang mga magsasakal na nakaranas nito, Jack, talagang pinagpala po ng Panginoon dahil sila po yung nagiging instrumento para sa karamihan, no? Mga mamamayan, para sila yung producer ng bigas natin. So, yun mga tropa, mga kaibigan, try natin kung ano yung feeling, ano yung experience ng ganitong trabaho. Ito po yung traktor natin. Malakas po to. Ayan mga tropa, sarap na dito. Ito po yung patawag na supply sa Bisaya. Ito yung gagamitin natin para ibakyun dito yung lupa. Ito yung instrumento na gagamitin sa pagkakot ng lupa. March, Simon! Left, right, higher, left, right, left!
So si Mr. Kalabaw po ay pagod na po. So kailangan natin isang patunain. Duguin dito sa kaiputikan para magiging presko yung kanilang pakiramdam. Kasi pagod na siya. So kailangan natin isang buhutan ng tubig. Yun. Para naman mawala yung kanyang pagod. So ganito lang talaga yung mga kalabaw. Igo lang yung katapat para naging okay yung kanilang pagod. No? Ang init. Ay, sa sabigay. So yung kalabaw natin. So yung kalabaw natin. Bait to. Huwag ka lang. Nalapit talaga kasi pagod eh. Parang nagagalit. Yan. Yan mga tropa, mga kaibigan. Ganito lang ang buhay nito sa bukid. Payak lang, simple. Pero masayak. So yun mga tropa, ayos diba? Pagod ako doon mga tropa, mga kaibigan. Masinsan na po kayo, nakatulog ako. So, yung experience po kasi natin dito, napakasulit po. So, dito tayo ngayon sa may kubo. Parang kubo, may kubo. Dito tayo natisilong kasi umambon. So, kapag mainit, dito din sila tumisilong. At saka pag umambon, dito din sila natitali. So, yun mga kaibigan, mga tropa. Yung experience po natin dito, napakasulit po talaga. So, kung hindi kayo naka-experience ng ganito, naku, maghanap kayo, itry nyo. Napakaganda po na experience. So, maraming salamat po talaga sa inyong pagsama sa atin, sa ating vlog na ito. At sa susunod po natin ng mga vlog, samahan niyo po ako. Marami pa po tayo mga adventures na pupuntahan. At sana po ay huwag kayong magsawang sumuporta. Paki-like and subscribe po ng ating video at paki-share lang po. Kunting tulong naman po dyan. So, yun mga guys, mga tropa, mga kaibigan, ingat po kayo. Huwag kayong lalabas ng bahay, pandemic. So, God bless po sa lahat. Bye-bye po sa inyo. Ingat. See you next vlog.